Caps Farming. So ito po yung isang part ng taniman natin na tinamnan ko ng singkang, pero nangalusaw po, pero meron pa naman pong natitira. Ayan, yan po yung singkangan natin, na ito po yung tira ng mga nalusaw. Madama na nga po eh, napapabayaan. So may makukuha naman po tayo kahit papano, kahit konti ay may makukuha tayo, baka sa isang linggo. So mayroon din po tayong papaya rito. Ayan, daming bunga. Ito po yung isang part na taniman natin. Ayan, mayroon din po tayong mustasa na ilan pang gamit. Po yung singkang. At yung itaas pong yon ay doon po nakatanim yung mga pipinong may pagapangan na, kaso wala pong gagapang gawa ng nasira na nga po yan. So ngayon po ay mag shoutout muna tayo mga farmers sa ating mga subscriber. So naglista na po ako mga ka-farmers. So shoutout po kay Salvador Tadeo, Ani Ami Rose Vlog, Rina Patano, Mario Galit, Bebot Vice, Roger Raquino, Sherry Blooms, Alexander. Shoutout din po sa aking mga anak, kay Jenny, kay Marvin na siya pong nag-e-edit. Ganun din po kay Nico, ang aking pong manugang, at kay Saidi, kay Mary Grace. Ganun din po kay Nati, ang aking pong kapatid, happy birthday belated. Ganun din po kay Get Back Joe, Aiko Heron, Rina Patano, Bensky Greggy, L Farmer Story, Marie Palada, Flor Delisa Hernandez, at ganun din po kay Rene Boy Masunsong. Yan. Maraming maraming salamat po sa mga comment ninyo sa akin. At nakakataba po ng puso ang mga sinabi nyo sa akin. So thank you po sa inyong lahat, at God bless po. Yan na po yung latest ng ating mga tanim dito. So yan po ang ating singkang at saka po repolyo. So nagpungla din po tayo ng pechay. Ayan, hindi pa po na itatransplant kasi nga po ay sobrang ulan itong mga nakaraang araw. Ayan, so yan o, ganda na po ng repolyo. Lapit na po siyang bumilog, kaya ganda na ng singkang mga ka-farmers. Medyo malapit na po siya ma-harvest. Okay, ito po yung repolyo, ilang puno. Pakita ko rin po sa inyo yung kapipino na kakunti nga pong nabuhay dahil nga po sa ulan. Malalapad na ang dahon. Gaya niyan, no? Yan, mga mustasa po yan. Yan po yung bigay niyang aking manugang na galing UP, Los Baños.
mga pasampol lang po yun. Tinry ko pong itanim yung ating bigay sa akin ni Nico Dandan. Ito na po yung pepino. Ayan yung mga may naninilaw na bulaklak dyan sa baba. Meron din po tayo ditong lemongrass. Yan. Yan po yung lemongrass na tinanim ko nung nakaraang taon. Meron din pong sili, Taiwan. Para at least ay kung kailangan natin ng siling Taiwan ay meron po tayo makukuha. Yan. So papunta po tayo dito sa aking tanim na pepino na iilan yung nanubo dahil nga po sa ating panahon na ulan. Kaya sinalitan ko na po siya ng sayote na ayan po sa taas. Sayote po kasi nga po ay nasira itong ating mga pepino dito. So yan. Merong ilan po nung natira. Kita na po yung mga bulaklak. Oh, ganda. Ganda na po. At malapit na bumunga. Ayan. Oh, may bunga na po siya. Nabuko na po siya. Kahit ho, maglagay tayo ng maglagay ng panaba ay parang tapon din po kasi nga po ay naaanod ng ulan, ng tubig ulan. So ayan po, may bunga na siya. Okay. Managapang po sa taas ay sayote na. Kasi sinalitan ko na nga po siya ng sayote dahil nga po sira ang tanim natin ditong pepino. Iilan po yung mga nanubo. Nanubo po siya pero nalusaw. Mga anong buwan ay puno na po rin ng sayote. Puro sayotean na ito. Kasi sayang po naman yung mga balag kung wala siyang gagapang. At meron din po tayong kakao na namumunga na. So ito po ay ginagawang tablilla. Ayan. Gagawa naman tayo ng pag-aakyatan ng ating mga tanim. So ito po, rally 6 ply po ang tawag dyan. Ito po yung paggagapangan ng mga pananim natin. Try po muna tayo. Okay, ayan, pati mga ka-farmers, mag-spray po muna tayo. Kailangan na pong ma-spray sapagkat para hindi ho masira ng mga maninira o uod, tipaklong. Kaya yan, spray po muna para bumunga ang mga sili. Ayan. Ganda na po ang ating mga tanim. Bali 10 days na po siya ang edad niya. Kaya maganda na po siya. Malapit na po silang gumapang. Mga isang linggo pa gagapang na po sila. Kaya dapat ay malagyan na rin ang gapangan nila pataas. Kapag magaganda na ang mga tanim ay sobrang nakaka wala po ng pagod. Gaya nito, malapit na ho siya. Isang buwan pa ay talagang mamumulaklak na ho are. Kasi mabilis lang po are yung pepino at sitaw. Ang sitaw po kasi ay 60 days. Ang pepino is 45 days to 50. Kaya mabilis lang po. Alam niyo po, kahit medyo ako ay na edad na, ay gusto ko pa rin po ang mag-farm. Sapagkat nakakatanggal po baga ng stress. Isa pa ay
Mas maganda po yung nababanat ang katawan, pinapawisan, parang arin na yung pinaka-exercise ko. Kaya gusto ko po ay magpa-farm. Kaysa po ako'y pumirmi sa bahay na wala namang gagawin, kundi kumain, matulog. Mas maganda po ay naandito kayo sa bukid na. Pagkat nakakatawa pong magbukid na. Yung iba pong sili ay ano, sumusupang ng bago. Kaya hindi ko inaalis. Kahit medyo matanda na po siya ang puno niya, ay nasupang po ng bago. Yun. Yan o, namumulaklak pa talaga. Maigi rin pong panggamit sa bahay, hindi niyo nabibilhin. Ito o. Kaysa bunutin ko itong siling ari, kahit matanda na siya ay nabunga pa rin po naman. Okay. Kayang-kaya ko pa naman pong mag-spray, mga ka-farmers. Kasi o, kagaya ngayon, kaya ko pa ho. Hindi pa naman tayo sumusuko sa trabaho. Dahil kaya pa naman ng aking katawan ang mag-spray. Tsaka sa ibang mga gawain, kayang-kaya ko pa ho. Maglalagay na po tayo na rin. Lapangan. Ngayon po ay magtitinak tayo dito sa kay Kalantoy na beans. Papunta na po tayo. Medyo maputik po ang daan. Kaya dahan-dahan tayo. Ayun nga, masarap lae. Sayote. Sawa na sa ano, karne. Gawa ang bagong taon na. Sabi mo lang, kaya nga tayo pina. Kapitas ko yung ano, magang maga, kasi sa likod bahay, meron akong puno ko rin ah. O hindi eh, tinira. Bala ko yung ano, torta. Ah, ilagay na nga sa baw ah. Ito ko sa'yo, 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 ito ko sa'